Hello, Max Park, kamusta kayo? Sa lagdang yung Max Park, pag-usapan natin na mga sikreto para mag-invest ng malaki o sobra sa iyo ang isang laki. At kung handa na kayong lahat, magsasapo tayo at muli, be inspired! At ang unang sikreto para mag-invest ng sobra sa iyong isang laki, kung nanliligaw pa lang, huwag mo agad sagutin yan. Ang unang sikreto dyan kay Insupadupang isang laki ay mag-invest ng sobra sa iyo. Kapag nangyari yon, kapag siya ay nag-invest ng sobra sa iyo, ay mas lalo ka magiging mahalaga sa kanya. Mas lalo kanyang papalagaan at mas lalo kanyang mamahalin. Eh ano ba yung mga pwede niyang i-invest sa iyo? Ang kanyang panahon, ang kanyang pera, ang kanyang lakas o pagod, at ang kanyang damdamin. Talaga naman kay Inspire. Diba? Kapag mas maraming binigay na gano'n ang lalaki sa'yo, mas marami siyang ininvest sa'yo sa panliligaw niya pa lang sa'yo, ay mahihirapan siyang bitawan ka. Mahihirapan siyang ipagpalit ka sa iba. Mahihirapan siyang baliwalain ang nararamdaman niya sa'yo. Mahihirapan siya kay Inspire na talaga namang maagaw ka ng iba. Talaga namang papahalagahan ka niya. Di tulad ng iba, na easy to get. Di tulad ng iba na porket guwapo, porket mayaman, maraming pera, o sabihin natin kilala, eh agad-agad bumibigay. Talaga naman kay Inspire, sabihin ng iba kay Inspire, practical eh. O nga practical. Pero ano bang mas mahalaga sa iyo? Material na bagay o pag-ibig? Sabihin ng iba kay Inspire, sa amin pera. Eh di okay. Eh, sabihin naman ng iba, kay Inspire sa amin, pag-ibig. Okay din. Kanya-kanya naman tayo ng pagpili sa buhay eh. Pero, kung ako ang tatanungin nyo, mas pipiliin ko ang pag-ibig. Dahil pwede nyo namang makamit ang mga yan na magkasama at nagtutulungan. Ka-Inspire, sa isang mga sikreto upang isang laki ay mas lalo kang mahalin. Mas lalong pumaas ang halaga mo sa buhay niya at mas lalo kang maging importante sa kanya. At mas lalo kanyang ingatan sa panliligaw niya pa lang sa'yo, ay huwag mo agad siyang sagutin. Medyo pahirapan mo at mas talo mong ipakita na hindi ka basta-bastang babae kay Inspire. At pangalawang sikreto, mga Inspire, para mag-invest ng sobra sa iyong isang laki, magkaroon ka ng malalaking pangarap, yun ang pangalawa kay Inspire. Alam niyo, mga Inspire, ang isa pinakagusto ng mga kalakihan sa mga kababaihan, sa mga pinakahinahanap namin sa inyo, is yung mga babaeng meron ding ambisyon, yung mga babaeng meron ding malalaking pangarap. Hindi yung babaeng ang pangarap lang ay makakita ng lalaki na magpo-provide sa kanya. Hindi yung babae na ang pangarap lang ay makapangasawa ng isang lalaking mayaman na handang ibigay lahat ng gusto niya. Hindi yung babae na ang pangarap lang ay magkaroon siya ng karelasyon na gwapo o pogi. O yung babae na ang gusto ang pangarap lang ay talaga namang makapangasawa ng foreigner. Talaga naman ka-inspired, magkaroon ka ng sarili mong pangarap at ambisyon. Goal at plano sa buhay. Huwag puro asa sa lalaki. Maging independent ka at maging strong woman ka. So pagkat kapag nagawa mo yan, kapag nangyari yan, kapag naging ganyan ka, ang lalaki pa mismo ang maghahabol sa'yo at mamimili ka pa sa dami ng manliligaw mo. Totoo yan. Kahit maman hindi ka ganun kaganda, kahit hindi ka man ganun ka-sexy, kung magkakaroon ka na magandang status sa buhay, sigurado ako maraming makakapansin sa'yo, maraming didiskarte sa'yo, lalapit-lapit at magpaparamdam sa'yo, at maraming magpapahalaga sa'yo. Kapag nagmahal ka, kapag may nagmahal sa'yo, kapag may naging karelasyon ka, ay talaga naman, mag-i-invest siya ng sobra sa'yo. Dahil alam niyang karapat-dapat kang investan sa buhay. Alam niyang karapat-dapat kang investan ng lakas, panahon at pera. Dahil alam nilang karapat-dapat kang talaga namang investan ng pagmamahal at damdamin. Sapagkat ikaw mismo pinapatunayan mo sa lahat sa buong mundo na ikaw mismo pinapahalagahan mo at nag-i-invest ka ng sobra sa sarili mo. At hindi ka puro love life, hindi ka puro pag-ibig, hindi ka puro lalaki, hindi ka puro lande, hindi ka puro harot, at hindi ka puro marites, at hindi ka puro asa, at hindi ka puro hintay, at hindi ka puro demand, at hindi ka puro arte. Talaga naman, maging ganung klaseng babae ka, maging high value ka, upang ang partner mo, ang boyfriend mo, asawa mo, ay talaga namang mas lalong mag-invest sa'yo
mas lalo kanyang mahalin at patuloy kayong maging masaya at magkaroon kayo ng matibay na relasyon kay Inspart. At apatong sikreto mga Inspart para mag-invest ng sobra sa iyong isang lalakis, araw-araw kang magdagdag ng value sa sarili mo. Yung pangatlo kay Inspart sa pinakasikreto upang isang lalaki ay palaging mag-invest sa iyo ng sobra. Kailangan mag-invest ka rin sa sarili mo. Magdagdag ka lagi ng halaga o value sa sarili mo. Eh kay Inspart, paano ba namin gagawin yun? Paano ba kami magdadagdag ng value sa araw-araw sa sarili namin, sa aming buhay? Eh di dapat meron kang plano, meron kang schedule, may lifestyle ka, at talaga namang nakaalam mo na yung mga gagawin mo. Mula pagkagising hanggang sa bago matulog. Tulad ng ginagawa ng ibang babae. Alam nyo ba, ibang babae, nakaano na yan, nakaplano na yan. Pagising na sa umaga, syempre, mag-ilamos, magtututpas, after nun, mag-breakfast. Tapos exercise yan. Yung iba pupunta pa ng gym. Yung iba nagja-jogging pa. Diba? Yung iba may mga binubuhat-buhat pa. Yung iba nagyo-yoga. Yung iba nagsusumba. Diba? Yung iba talaga namang meron pang coach pagdating sa fitness. Diba? Tapos naka-schedule yung pag-inom nila ng tubig. Kasi mahalaga yung tubig sa katawan eh. Tapos pati yung kinakain nila, naka-ano rin yan, naka-ready din yan. Alam nila yung dapat nilang kainin at dapat nilang hindi kainin. Lagi silang positibo. Umiiwas sila sa mga negatibong bagay. At talaga namang umiiwas sila sa mga, sabihin nating alcohol o sa mga bisyo. Diba? Magdagdag ka palagi ng value sa sarili mo. Yung iba nag-i-skincare, umorder pa, diba, sa mas lang umorder o kaya misa sa physical store. Yung iba sa online, di ba? Yung mga skincare, pampaputi, pampakinis, pampabata, pampaunat. Talaga naman ka-inspire. Dapat marunong ka sa sarili mo upang lalo kang gumanda at mas lalo kang magmukhang bata. Totoo yan. Ang sabi ng iba ka-inspire, eh tanggap ko na na ganito ang itsura ko. Tanggap ko na na maedad na ako or tanggap ko na na talaga ako kagandahan. Alam nyo, huwag kayong maging ganyan. Oo, dapat ka maging kontento sa buhay na ito. Pero dapat alagaan mo rin ang sarili mo. Hindi naman sobra eh. Diba? Hindi naman sobra. Sapat lang, balansin mo. Eh, may partner ka. Babae ka. Humaharap ka sa tao. Diba? O ang trabaho mo eh, diba, ano ka, humaharap ka sa tao, nagnegosyo ka. Malaking tulong yan kapag nagpaganda ka. Talaga naman lagi ka magdagdag ng value sa sarili mo upang sila mismo ay laging mag-invest sa'yo. Gustuhin lang palaging makita ka. Gustuhin lang palaging makausap ka. Gustuhin lang palaging makasama ka. Gustuhin nilang maging parte ka ng buhay nila. Gustuhin nilang mag-invest sa'yo. Gustuhin nilang manlibre sa'yo. Gustuhin nilang na magbigay ng regalo sa'yo. Gustuhin nila na kunin ka bilang yung ibang kinukuhang endorser, di ba? Kinukuhang model. Pumikita patuloy sila. Kaya hindi yan sayang. O iba sa inyo, inspired, gusto kong makaano ng APAM o anumang foreigner yan, di ba? Yung ibang lahi. Eh, syempre, kailangan ayusin mo yung sarili mo. Di ba? Sabi ng iba kay inspired, eh, ang gusto ng mga ibang lahi, yung parang ano raw eh, parang kakaibang itsura eh. Anong yung kakaibang itsura? Yung morena daw, mga ganun, tapos parang basta sabi nila, ganun daw, yung gusto raw ng mga ibang lahi, yung o lalo na yung mga Amerikano, yung kakaiba raw na itsura ng Pinay. O sabi natin ganun, pero dapat maayos ka pa rin sa itsura mo, sa looks mo, at mabango ka, diba? Lagi kang magdagdag ng bayo sa sarili mo, sigurado at merong manliligaw sa'yo. Kung may partner ka na ngayon, may minamahal ka na, lagi siya mag-iinvest sa'yo. Papakurang ka pa niya at talagang matatakot siya na maagaw ka ng iba. Mas lalo kanyang mamahalin kay Inspire. At ang pang-apat na sikreto mga Inspire para mag-invest ng sobra sa iyong sinalakis, huwag kang bigay todo sa pagbibigay ng time sa kanya. Ang pang-apat kay Inspire, dapat hindi ka sobra-sobra kung magbigay ng oras sa partner mo o sa isang lalaki. Dapat hindi ka sobra-sobra kung magbigay ng panahon. Dapat nagpapaka-busy ka. Dapat nakikita niyang di ka laging available. Dahil yan ay magsasawa sa iyo. Pagsasawaan ka kapag ikaw ay laging nandyan para sa kanya. Pag lagi ka na lang nagpaparamdam para sa kanya. Pag hindi ka niya nakikitang busy. Pag wala ka nang ginawa kundi paikutin ang mundo mo, panahon mo, ang puso mo sa kanya.
gusto ng mga kalakihan yung matcha-challenge kami. Gusto namin yung babae may pagka-mysterious. Yung babae hindi kami masyadong minamahal. Gusto namin yung babae na hindi laging needy. Gusto namin yung babae na hindi masyadong clingy. Gusto namin yung babae na talaga namang may sariling buhay sa labas ng relasyon namin. Nagpapaka-busy, may pinagkakitaan, may diskarte, di laging puro lalaki, di puro love life. At ang lalaki laging talaga namang mag-i-invest ng panahon upang hintayin ka. Hintayin ng message mo, hintayin ng reply mo, hintayin ng kung kailan ka magiging available. At lagi siyang mababalaw sa'yo dahil palagi kanyang iniisip. Palagi siya naghihintay, huwag kang laging available. Huwag kang laging magparamdam upang hanapin ka palagi ng boyfriend mo. Upang hanapin ka palagi ng asawa mo, ng mister mo, at makaramdam ka ng pagmamahal sa kanya. At maglalambingan kayo, at maghahabol siya sa'yo, at hindi kanya matitiis, hindi kanya pababayaan, at lagi kanyang mamahalin, at lagi siya mag-i-invest sa'yo, at mas talo kanyang papahalagahan. Mararamdaman mong importante ka sa buhay niya. Sa tips ko sa inyo, sikreto upang isang lalaki ay mag-invest palalo sa'yo at mahirapan siyang ipagpalit ka. Huwag kang laging magparamdam. Huwag mong ibuhos lahat ng oras mo sa kanya. Huwag mo siyang gawing mundo mo. Huwag kang magmahal ng sobra. Huwag mong ibuhos ang lahat. Huwag mong ibigay ang lahat sa pag-ibig at relasyon upang ang isang lalaki ay mas talo kanyang mahalin kay Spart. At ang malamang sikreto mga Spart para mag-invest ng sobra sa iyong isang lalaki, magpa-hard to get minsan, yan ang panlima kay Spart. O pa mga Spart, dapat paminsan-minsan nagpapa-hard to get ka. Di lahat ng gusto niya dapat lagi mong binibigay. Di ka dapat laging yes ng yes. Dapat matuto kang mag-no. Bakit ganon kay Spart? Baka magalit. Baka mag-away kami pag nag-no ako. Eh depende kung mali na yung pinapagawa niya. Kung sobra-sobra na yung ginagawa niya. Kung alam mong masama yung pinapagawa niya. O kaya nang alam mong hindi makakabuti sa'yo, sa kanya o sa inyong relasyon o sa inyong kapwa. Kung alam mo na ito ay talaga namang sabihin natin illegal o sabihin natin hindi makakatulong upang mag-improve kayo. Iwasan mo yung mga ganong kagustuhan niya. Pero pag tama naman yung sinasabi niya, pinag-uutos niya, pag maganda naman, hindi sumunod ka, huwag matigas ang ulo mo. Yung iba sa inyo, okay naman yung pinapagawa ng asawa eh. Yung iba sa inyo, okay naman yung pinapagawa ng boyfriend, wala namang masama sa pinapagawa, antitigas naman ang mga ulo nyo. Huwag masyadong matigas ang ulo, girls. Huwag masyadong matigas ang ulo, mga kababaihan. Upang mapalayo kayo sa laging pag-aaway. Kung okay naman ang pinapasuyo sa inyo ng asawa mo, o may pinag-uutos, may sinasabi, may pinapagawa, okay naman, hindi naman masama. Para rin naman sa kabutihan mo. Para rin naman sa inyo. Sa mga anak nyo, kung mag-asawa kayo, para rin naman sa future nyo, eh sumunod ka. Huwag matigas ang ulo mo. Maging submissive ka. Magpasakop ka sa lalaki upang hindi lang ang lalaki matutuwa at liligaya, pati ang Panginoong Diyos, sapagkat nasusulat, ang sa pinag-uutos ay magpasakop dapat ang babae sa lalaki. O sasagot na naman yung iba dyan. Hindi sa lahat ng panahon, hindi sa lahat ng panahon. Oo, agree ako. Lalo na kapag yun nga, pag mali ang pinapagawa sa'yo. Pag masama ang pinapagawa sa'yo. Diba? Hindi yung kahit masama, pinapagawa sa'yo, yes ka ng yes. Magpasakop ka pagka mabuti, pag tama ang pinapagawa sa'yo ng lalaki. Diba? Ganon. Tapos sa ibang bagay, dapat nagpapa-hard to get ka. Kahit nasabihin natin, halimbawa, gusto niya, labing na naman kayo. Halos araw-araw na kinaglalabing. Minsan, pwede namang tumanggi, diba? Lalo na kapag masama pakiramdam mo. O kuya naman, sabihin niya, pwede ba tayo magkita ngayon? Ano yun, kahit may meeting ka, kahit may trabaho ka, may kailangan kang tapusin, yes ka ng yes. Paano naman yung pahinga mo? Dapat mag-unawaan, mag-usap, magpa-bigayan. Hindi laging, siya na lang palagi masusunod. Nagpa-hard to get minsan. Eh bakit naman ganun kay Inspired? Mag-i-invest ba yung lalaki sa akin pag minsan nagpapa-hard to get ako? Malamang. Kasi pag easy to get ka, yan mag-i-invest sa'yo. Baka nga ma-spoil pa yan eh. Pero pag minsan nagpapa-hard to get ka, mararamdaman mo, hindi na siya may spoil, mag-i-effort pa siya sa'yo. At yung effort na yun, ang dahilan kung ba't natin masasabi, na nag-i-invest siya lalo sa'yo. Mas lalo siya mag-i-invest sa'yo. Magpa-hard to get ka. Paghihirapan ka niya.
talaga namang mas lalo kanyang papalagahan at mamahalin ka Inspire. So mga Spider po, mga salamat po mga Spider sa pagtapos ng vlog nito. Tapos po kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba't sa mga di pa po nakasubscribe ay posig sa baba mga Spider at click na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong upload sa mga gusto magpa-coaching or magpa-advice. Makausap to ko, ipakimess lang po ako sa akin Facebook, ay po yung profile picture ko, pakihanap lang po at pakimessage ako sa Messenger, ako mismo magre-reply sa inyo. Pag-usapan din yung problema sa pag-ibig and relationship. Maraming salamat mga Spark, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be Spark!